Hello mga Ragnarok fans! So, buhay pa ba yung mga madaming buhok dyan? Na mga F2P? Na nagsikwitan na siguro kasi mga buhok yung karakter eh, di ba? Titigas kasi ng ulo nyo eh, hindi kayo nakikinig siya ang ini. So in today's video, gawa ulit tayo ng top level world class na guide para sa ating mga F2P, mga walang ambag, mga pulubi, di ba? Mga walang pantap up sa Ragnarok. Para kahit F2P, eh, meron pa rin kayong disente na character tulad nito. 250,000 combat power, guys. And labit na mag-level 90 yung mga player within this month na yon. And technically, magiging basic na rin dyan. Again, 260,000 pataas. So, in today's video, didiscuss na rin ano ba yung mga nagbago or ano yung mga dapat nyong gawin comes to character progression. Naglalaman ng top level tips and tricks para hindi ka na pag-iwanan, di ba? Ngayon, kapag talaga na pag-iwanan ka, eh, lagi ko pang sinasabi in my channel dati pa, di ba? Meron ako ditong playlist, ayan o. Bugok to Hero Arrow character progression, susundan mo na lang yan. And tatlas na yung combat power mo dyan. Yung kung sino-sinong mga bugok na content creators yung pinapanood mo, di ba? Kung bugok yung content creator na pinapanood mo, malamang magre-reflect yun sa character mo eh, di ba? Ngayon, bago simulan yung aking top level na tips and tricks, kalokohan daw. Di ba? Hindi naman daw to F2P. Kahit nakikita na nila yung first up na yan na nandyan pa, hindi raw siya F2P. Okay? So, eto, di ba? Tignan na lang din natin yung aking niyan, Berry. Di ba? Hindi raw F2P yung rebate. Ayan o, zero. Ulubi nga eh, wala kang pang-top up eh. Tapos hanapan mo ba ng rebate na kanyan, di ba? Wala nga, F2P channel nga eh, di ba? So first, di ba, ranking check muna tayo guys, di ba? Na technically, laglag na, di ba? Laglag na, laglag na. Kasi madami talagang mga whales or spender, super spender sa server namin na to. So pinamababa na top 100 is 266, di ba? Grabe no? Na 266, medyo malapit din namin ako dyan. Lamang lang naman yan, usually mga gimmick, accessory. Yun yung mga feathers nila na kahit mga butaw, lilit ng stats, ganun pa rin, di ba? Sinasalpak pa rin nila. Mga costumes na puro orange, yun na yung lamang ng mayan. Pero yung character ko, solid pa rin yan guys. So 250, kailan mo maging 280,000 plus, di ba? Bago mo mapatay ito. Kasi MCB ka lang, or worse, mas mababa CP mo sa akin. Kailangan mo na maghanap ng katulad mong bugok para pagtulungan ako, doon pa lang mamatay yung character ko. Ganyan na yan, kalakas guys. So, para makarating ka guys sa potentially 250,000 plus na combat power, syempre, na muna pa-level, di ba? Base level 87 ako right now. So, additional stats. Diba? Kita nyo ba yan? 71,000 HP. Pag nilagay ko yung aking pang full support na stats, 78,000 na HP. Bukod pa yan sa aking mga pagkadami-daming mga stats dito. Walang buff, di ba? Kita mo yung mga damage reduction ko na yan, di ba? Pang PvP, blah blah blah. Yung mga racial na pang damage reduction ko, di ba? So, after ng stats, sundan tayo guys sa equipment na as you can see, yung refines ko right now, ganun pa rin actually. Nag-downgrade nga yung isa, plus 7 na lang, pero hindi ko tinututukan yung mga pang-refine right now eh, or yung refining ng character. Kasi lahat ng pang-refine ko recently, binibenta ko lahat, di ba, para magkaroon na ng Zeni. Kasi may priority ako nang ginagawa on my character na i-discuss ko later on. So, bakit ko ginagawa yon? So, ganyan lang muna siya, chill-chill, pinamababa, I think, plus 6, okay? The rest, plus 7. So, meron na rin akong level 80 na accessory, or I should say, level 85. Yung isa, ganun pa rin, level 65. Na bag napalang ko yan ng level 85, additional combat power. Mga costumes ko na purple, kapag napalitan ko yan ng orange, combat power. Eto pala, wala pang tong card kasi yung mga available card pang DPS eh. Pero pag may sinalpak ako dyan na card, dalawa, additional combat power din yun, di ba? So after ng refine, equipment modification na lahat sila umiilaw na right now. So next guys, yung mga enchant na dito,
Ang unang goal nyo dito was that ipa-level 10 nyo yung mga nasa ito, yung right side. And then after level 10, ang next target is level 20 para, di ba, unlock nyo tong resonance na to, which is yun na yung tina-target ko right now, pa-level 20 lahat. So ito, tapos na next na is yung ibang part. Kapag na-level 20 ko lahat yan, di ba, and then, yung level 20 na yon nailagay ko sa left side, di ba, ilalak mo lang naman to eh, and then enchant, save, di ba, upgrade na siya. So additional combat power lahat yun eh. And ganun din guys sa mga costumes, ganun din. So sa ngayon level 10 na rin lahat yung nasa right side. So dahil nga level 10 na, ayun oh, unlock na yung resonance dito. Next target dapat level 20 naman lahat yung mga nasa right side, okay? Kahit di nyo muna save, basta makuha mo yung level sa right side, papasok na yon sa resonance. So syempre dito sabihin, papahit naman ng ano eh, yung ibang stats mo eh, di ba? Syempre as an F2P, wala pa nung luxury na mamili ng stats mo eh, di ba? Parang swertehan muna eh. Nasa stage ka pa lang kung saan binibuild mo yung level ng mga enchant mo, di ba? Ang importante dito is yung ano, special skill dapat yung applicable sa class mo or yung build mo yung kinukuha mo diyan. Yung mga substats na yan, kahit atupangin mo na yan later on. Diba? Sinasabi ng karamihan, pangit-pangit ng left side. Guys, pag maghanap ka ba ng party, titingin ba sila dyan? Di ba hindi? Ang tinitingnan nila yung combat power mo mismo. Pag mababa combat power mo, hindi ka sasali. Ganun lang kadali yung laro dito, guys. Mga nagyayabang na sulit naman eh, kahit low power, mga bugoy yung mga yun. Next is yung cards. So ganun din guys, hindi ko ginagalaw yung cards recently, although meron akong in-upgrade na isa, pero hanggang dun na lang muna. So which is yung aking headwear eto. So pinagdan ko na yung dati kong green kasi kailangan ko yung beat neto eh, fire resistance kasi pina-farm ko right now yung orc baby, and eventually kapag nakuha ko siya, papalitan ko na tong jack card. So, kaya ako binili to, ba, pang prepare na yung pag natanggal yung jack card kasi mawalan ako ng fire resistance. And dahil nga nandito na yan, nakaabang, pwede ko na itong pilotan kapag nakuha ko na yung orc baby card. Okay. So, after ng card enhance, di ba? Straightforward, ganoon lang yan. Next, doon tayo sa guild skill. Okay, so, dito. As you can see, max na yung PvP ko. Diba? Max, malapit na rin mag-max yung dalawang PvE. Na yung iba, matataas yung ano, combat power kasi paski eto, nad nila yan eh. Eh ako, hindi ko naman kailangan yan eh. So, eto yung prioritize ko. Ngayon, kapag sa ano na, diba? Kapag na-max mo na talaga to, during endgame, lahat ng to, wala na paglalagyan ng ganito, guild token, edi saka mo pitikin, or saka ako pipitikin yung PvP damage bonus. Kahit hindi ko naman kailangan bilang priest. Additional combat power din yun eh, di ba? Ayun, isa sa mga reason din bakit malas yung combat power ng iba. So, dito, syempre, di ba? Mga guild events lang naman yan eh. And then, build mo lang yung, ano, sa RO shop, yung nabibiling, ayun, no, guild token chest. So, pwede ka rin bumili using your diamonds. Pero, sa ngayon, mas madaming pwede kang makabili na mas magaganda pang progress gamit ang iyong diamonds kesa gamitin mo sila sa guild token chest, di ba? So siguro on the later part of the game na 'yon, yung bibili ka ng guild token using diamonds. So after ng guild skill, ito tayo guys sa feather. So sa feather, ini-start ko na yung 3 purple and 2 orange sa aking mga attack na feathers, di ba? So umisan ko muna sa isa. So basically yung mga purple ko, ikakap ko lang siya right now sa tier 9, di ba? Kasi pag tier 9, sakto magle-level or may plus 1 ka na stat eh. I believe yung tier 10, hindi kanya bibigyan ng plus 1 na stat. So, pwedeng i-cap ko muna yan para mapag-focus ako on tier up ng ano, yung mga sky na yan, di ba? Kasi pwede kong gawin itong mga to, di ba? And then, eto, pwede ko na yan basagin muna. Ang ititira ko lang is yung mga defense kasi may mga hindi pa ako na tier 9 na mga defense. Tsaka mix, may mga mix pa ako na hindi pa na tier 9. The rest, pwede ko na yun basagin.
And then, pwede kong pambili ng ganito, di ba? Para mapag-focus ako na ipa-tier 9 din to. Then, eto, syempre, ire-replicate ko na to dito, di ba? Which is, additional combat power yon. Makikita nyo na yung difference. Eto, 1651. Siguro, abot to mga 17 kapag gantong configuration. So, 17, ni-replicate mo na yan dito. So, 17, di ba? Additional combat power. Eto, 13 lang, magiging 17. Additional combat power. Eto rin. Eto rin, di ba? Yan na yung magiging ano, outcome niyan kapag inumpisan ko na to. Okay? So, sa defense, galop pa rin. Di ba? Tier 9. Okay, lahat. Pati to. Eto, tier 4. Ito rin, tier 4. And ganun din yung gagawin ko dito sa isa, tier 4. So, kapag ganyang configuration daw, merong 1-4 na combat power. Na ito, syempre, abang-abangan mo na lang man to eh. Sa Mysterious Shop for now. Pero may dumating na ako mga contents dyan or events kung saan mas madaling makakuha nito, di ba? Or ba, ilagay nila sa Diamond Shop. Pwede rin naman yon, di ba? Eventually, gagawin ng mga na yan, developer. Sa ngayon kasi, ginagatasan muna nila yung mga spender. Sige, niyan berry lang yan para ayan mo silang bumili dyan ng bumili. Then later on, pag wala na lang yung bumibili, ilalagay din nila yan sa Diamond Shop. 100% guaranteed. And then, ito pala guys, no, sa defense, balak kong palitan to actually, yung depth, MDep na yan. So, balak ko rin yung palitan kapag napa tier 9 ko na tong mga to, di ba? So sa ngayon kasi ito yung focus ko eh, yung day. So once na napa tier 9 ko lahat yan, eto guys, balak ko rin tong palitan, okay? Which is yung knight yung ipapalit ko diyan. Na yung knight na yon, di ba? Pwede ko na siyang bilhin dito sa RO shop eh. Di ba? Etong day and night optional. Kasi ang day and night optional, ano ba yung binibigay noon na stats? Ganun din eh, di ba? Defense, MDef, pero may additional na PVE na damage reduction. So, technically, di ba? Mas maganda yun na upgrade dito sa soul na yan. And itong mga 1-4 na to, obviously, magiging upgraded din yan into, let's say, umabot din ng 1-7, something like that, di ba? So, yung mga feathers, di ba? HHH lang yan and guild events, ganun lang kadali yan. So, next is yung mga statue. Okay, na as you can see, na-max ko na guys yung Valkyrie Duel. Ayan, 555. And dahil na-max ko na yan, lahat ng makukuha ko na dati na pang-upgrade ng mga to, pwede ko na yan i-dismantle, di ba? Ayun na yung ginagawa ko recently. Ayan, no? Di ba? Pag may nakuha tulad nito, pwede ko na yan dismantle. Oh, dismantle. Para makakuha ko nito yung mga bote-bote na yan. And then kapag nakaipon ako niyan, pwede ko na yan pambebili, di ba, ng mga ganito, di ba? Para ma-unlock ko yung mga additional statue ko dito. And once na na-unlock ko yon, di ba, yung mga ganyan, additional combat power ulit yon, okay? So ang next na minamax ko na is yung ano, ito, kunyari, ito, kailangan ko to, ito, kailangan ko to. So technically, kailangan kong i-max yung dalawa. The same thing with ito, di ba? Level 5 ko yung dalawa na yan. Ito rin, level 5. And then, once na na-level 5 ko yung mga kailangan ko dito sa mga purple na statue part na yan, ganun ulit yung mangyari guys, yung mga succeeding na makukuha ko na mga ganito, pwedeng-pwede ko na yung i-dismantle, di ba? So, di-dismantle ko na yung mga yan, di ba, dito, and then magiging ganito sila, mas mapapabilis yung pag-unlock natin. Diba? Mga F2P ng mga ganito. Okay? And then, next is yung mga orange naman na mga statue na dito. Okay? Kasi mga diamonds yung pambibili mo dito eh. Yung iba, pwede mo siyang kunin sa extreme challenge. And then, yung iba, sa ano na siya, guild contribution sa RO shop. So, sa ngayon, doon ko lang sila binibili or kinukuha. Hindi ko muna sila binibili ng diamonds kasi may mga paggagamitan ako ng mga diamonds moving forward. Okay, na again, didiscuss ko later on. And then sa ano, statue na level up. Actually, itong mga ito, madami ka nang mabibili sa Alfheim eh. Di ba? Mga package-package doon. Which is one of the reasons ba't ako nagtitipid din ng diamonds na didiscuss ko again later on. So, next is yung pet. So, basically, binago ko na yung configuration ng pet ko guys. Makikita nyo,
Yung mga gamit na pet ko, minax level ko na sila. Yan o, samurai, tsaka eto. Kasi, ginagamit ko sila sa Alfheim. Sila yung dalawa kong laging kasama. And then, level 87 din to. Ito. Diba? Yung tatlo na yan. Kasi sila yung gamit na gamit ko sa PvE. Tsaka sa PvP. And then, yung isa, level 82 lang, which is eto. 5 levels below nung aking max level ng mga pet. And then, yung mga hindi ko gamit na pet, di ba? Mga pang display lang, which is tong mga to. Sa ngayon, level 70 plus lang sila. And then, nililinis ko na yung equipments nila recently. Which is kapag na-orange mo lahat to, additional combat power yan, di ba? Kinuha ko na yung mga orange na applicable sa kanila. Yung swak na swak sa build na gusto ko para sa kanila. Then, pina-plus 12 ko. Basta na plus 12, malaking combat power din yun eh. Next is yung mount. Okay, nasa mount. Ganun pa rin. Diba? Ito, puro ganito. So, binibili ko siya sa RO shop. And then, may 30 ka nga na mabibili sa RO shop. Yung 30, puro blue na. So, hindi ko na priority guys yung mount. Kasi mahirap na siyang ipa-level sa ngayon. And, magastos siya kapag diamonds yung pambibili mo ng ganito. So, yung mababurn mo na diamonds pambibili ng mga ganito, di ba, na kulay purple na cookie, eh, marami nang pwedeng paggamitan nun eh, na mas magiging mataas yung pang-character progression mo, or mas maganda siya pang-character progression. So, yung traits, Zeni kasi to eh, so, sa ngayon, di ba, jam muna yan, di ba, hindi ba yan priority. Next, yung medals, di ba, na bagong-bago, yung mga na-unlock. Diba? So, ganun pa rin sa taas, pantay-pantay lang, except dito. Hindi ko naman kailangan. Pero yung iba, for sure, pinapa-level nila to eh. Diba? Combat power din kasi sa kanila yun eh. Diba? Pang-display. Then sa baba, ganun din, max na yung iba hindi pa. So, eto, napadali lang netong nasa baba. Kaya nga, kailan mo mag-reserve lagi ng diamonds kasi aabangan mo sa Mysterious Shop yung mga medal packs na discounted ng 50% tsaka 30%. Diba? So, wag mo na silang bilhin dito ng paisa-isa kasi itong mato walang discount. I-reserve mo lang lagi yung diamonds mo sa mga medal packs na mag-appear dito para mas mabilis mapalevel yung medals mo and makakatipid ka pa, di ba? So, pag itong mato na for sure yung mas spender, max na nila yan. Pag syempre, na-max ko to, additional combat power din yan eh, di ba? So, next yung sigil, di ba? Na sa ngayon guys, dito yung focus ko talaga. Hindi ko tatantanan to hanggat ito nagmamax level sa lahat, di ba? Itong ito. Dapat yan, lahat yan. Level 36, hindi ko yan tatantanan hanggat di nag-level 36. Yan yung pinapokus ko right now. Kasi, support ako eh. Di ba? Na itong mga to, di ba? Ang gaganda ng mga effects nila eh. Kapag napa-level 4 mo sila, sobrang solid ng mga effects ng mga yan, guys. Na very much applicable sa mga support and I believe may paparating na maintenance kung saan mag-introduce sila ng mga bagong sigil. I'm not sure kung may mga introduce sila ng mga sigil pang DPS kasi right now itong mga sigil na to pang support sila eh, pang pakunat talaga eh. Now, kailangan na kailangan ko yan kasi nga nagpapakunat yung character ko. Kaya nga makikita yon dami-dami kong Zeni and then lahat ng pwede kong ibenta. Naunsan, bibigyan niya ako ng Zeni. Binibenta ko lahat yan. Para pambibili ko yan na mga Shigil. Diba? Dito. Okay. So, sinasabi nila, sa blue ka na lang kasi yung mga purple, mahirap magpa-level. Anong mahirap? Ayan, no? Diba? Kumagapang naman sila, eh. Diba? Eh, madali pa akong Zeni. Yung nga problema ko, hindi ako makasnap minsan. Dami nang nag-snap. Pero eventually, ganun din yan. Mababurn ko rin yan sa Shigil. Is like that. 950,000 ba yan na pwede kong i-burn? Kapag na-burn ko yan sa mga sigil tablets na to, syempre, additional combat power din yan eh. Agad eh. And then, syempre, every time na pinapa-level mo tong mga sigil kasi na to, kailangan mo ng diamonds, di ba? Na diniscuss ko last time. Pag pinapa-level mo yung mga sigil, makakailangan niya ng mga ganito, fragmented sigil crystal. Yan din yung reason bakit kailangan mo mag-reserve ng diamonds. So, may mga paunti-unti na naunti na na-unlock na mga orange, di ba?
And once na na-unlock ko yan, kunyari ito, may 6 fragments ako dito. Berserk, di ba? Hindi ko naman kailangan yan. F2P lang ako, sa purple lang ako magpo-focus muna. Di ba? Yung berserk na yon na may 6 pesos, asan na ba yon? Ito ata yun. Ayan o. Oh. Pwedeng-pwedeng ko na inibenta eh. Tutulad yan. Ayan o, oh, 144 benta na yan. Di ba? Ganyan lang kadali yon guys. Pagiging diamond siya, diamonds na yon. Pang pro progress na natin yan, Brad. And then lastly is yung mga title. So actually, marabit na ako mag 2-star na Sun Warrior. Actually, I believe kaya kong mag 2-star this week eh. Gagawin ko lang naman is bibilin ko yung tatlong package na to. Na puro Tigwa 1 Chapter of Freedom. Pero, papalevel na lang ako. Kasi pag ito kasi yung mga binibili ko, ayan o, oh, dalawa kaagad eh. Ito rin, dalawa. And mas madami pa yung bibigyan niya na additional, ano, pang progress, something like that. Di ba? Mas sulit yung mga nandito eh. Di ba? Pero pag may sobra-sobra ka syempre na diamonds, pwedeng bilhin to. Eventually, bibilhin mo rin naman tala tong lahat ng to eh. So, I think by next week, 2-star na to na Sun Warrior. As in F2P, di ba? Walang gastos. So, kanina, pinariwanag ko na guys na yung Zenny, di ba? Sa ano talaga yan, pang sigil yan. 100%, dun mo muna i-burn yan. Kasi, sure ball na magkaka-combat power ka sa, ano eh, every upgrade ng sigil mo eh. And next, yung ano naman, yung diamonds. So, yung diamonds guys, syempre, Alfheim. Pero, eto rin sa growth shop, itong mga to. And ang magandang unahin dito guys, yung mga namimigay ng card. Okay, meron dito eh, may mga cards eh. Tulad nito, rare album card, di ba? Dalawa. Kapag pwede mong buksan yan, and then card, pwede mong ibenta yun eh, di ba? Ito rin, card coupon times 4, yan yung mga magandang unahin dyan guys. Then, eventually, benta mo lang siya. Additional Zenny yun. And palo, rare card coupon times 5, 1-6. Yan yung mga magandang unahin dyan sa growth shop. And then, ito rin ni Yanberry, eventually, bibilin mo rin tong mga to eh. Kasi, discounted din tong mga to, 70% oh. And ganoon din, ang magandang unahin dito guys, yung mga mamimigay ng card. Kasi yung mga card na yun, kung di mo magagamit, pwede mong ibenta. And then, Zenny ka agad yun eh. So, after nung mga namimigay ng card, pwede nang isunod yung mga, ano, yan o, yung mga may Mora coins. Diba? Bakit? Kasi gusto mong ipa-level 20. Diba? Lahat nung mga nasa enchant mo, para manlock mo yung synergy. Sa diamond shop naman, syempre, ito pa rin, every week, bumili ka nyan. Okay. Ito rin, kasi for now, walang ibang pag-uunan yan. And then, pwede rin ito, tong dalawang to. Depende kung sobra-sobra ka talaga sa diamonds, pwede mong bilhin to. Kasi may weekly limit lang siya na 4. And then, sa Mysterio Shop, yun na nga, no? So, abangan mo lang yung mga lumalabas dito lagi na 30% and 50% discounted na medals. Bilhin mo lagi yun, guys. Diba? Kahit max level na to, bilhin mo lang siya ng bilhin. Kasi eventually, kapag nag-level 91 ka, ganun din eh. Gagamitin mo din ulit sila. So, doon mo talaga i-burn yung ano mo, diamonds mo. And that's it guys, no? Ganun lang pala kadali. Diba? Magpa-combat power as in F2P. Walang top up, walang ambag. Diba? Kaya sa yung iba dyan, nagre-reklamo, skeptical pa. Hindi ka naman F2P, top up ka eh. Sinungaling ka eh. Diba? Ang ibig lang sabihin, no, kapag mababa combat power mo as in F2P, mahina ka dumiskarte. Ganun lang kasimple yon, Brad. So, that's it for today's video. So, in the next coming months or weeks, for sure, madali na ulit magpa-level, or I should say, 260k plus with the introduction ng additional contents and especially mga level 90 na equipment. So, see you on the next F2P progression top level tips and tricks. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.